Hello po, good morning po sa ating nakikinig ngayon sa ating live broadcast. Maya-maya pong konti, pasisimulan na po natin ang ating online tutorial, Unpacking of DepEd Microsoft Account or DepEd 365 Account. So marami sa ating mga kababayan ang merong Office 365, especially mga estudyante po natin. So doon sa mga nakikinig po, paki-post sa comment lamang po kung malakas ang aking boses, kung ako'y napapakinggan o kaya naman ay mahina ang aking boses. Okay, good morning po kay Abigail Lamens at kay Jillian Hubliar, kay Francine Micaela Noora, sa mga estudyante ko po yan ng Mercedes Elementary School. Sabi ko sa kanila, habang wala kayong ginagawa dahil ang Mercedes po ngayon or ang lalawigan ng Camarines Norte ay nasa ilalim ng MECQ. Ano po? Unified Enhanced Community Quarantine. Kaya kami po ay naka-work from home, lahat ng teachers ay naka-work from home at lahat ng mga estudyante ay suspendido ang klase at lahat ng estudyante modular at kasama na rin ang virtual ay suspendido ang klase. But anyway, kahit suspendido ang klase, sabi ko ay magbibigay ako ng special session, hindi lamang sa mga estudyante. O hindi lamang sa mga estudyante ko, kundi maging sa mga ibang estudyante. Not only in Camarines Norte, but kung sino man maaabot ng ating broadcast, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Doon sa mga kasalukuy nakikinig ngayon, i-share nyo na lamang. I-share nyo na lamang itong ating YouTube channel para matuto rin po sila sa ating mga estudyante. Doon sa mga kasamahan nating guro, ganun din po. Ay maaari po kayong makinig dahil ito pa ay Office 365. Alam ko po ang bawat isa po sa atin ay meron ng account ng Office 365. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa sabi ngay mga 9 million viewers po natin sa ating YouTube channel. Tayo pa po umailan lang ng eksaktong alas 10 ng umaga. In 9 minutes, meron na po tayong 10 milyong nakikinig sa mga oras na ito at nanonood. Okay. So, bigay ko po sa inyo ang aking topic ngayon. Ang topic po natin ngayon, it is more on about Office 365. Ano po? It is more about Microsoft 365 na kung saan ito ay tumutukoy sa ibinigay sa atin ng Department of Education. Okay. So, paano ko kayo makikita itong ating chat box? Try natin yan. Minimize na lang natin ito. Yan. Okay. John Paul Altar. Hi, sir. Jemima po ito. Yan. Si Jemima. Okay. So, share-share na lamang po. Share nyo na lamang po ang aking FB page. Aking YouTube channel. So, FB page sa pati. Share nyo na lamang po ang aking YouTube channel para po sa ating tutorial ngayong araw na ito. Okay. So, magandang umaga po sa inyong lahat at magandang umaga po sa nakikinig sa ngayon sa ating broadcast, sa live broadcast po natin. Kay Ingrid Fiona Chope, magandang umaga. Hello po, sir. Yung mga nakikinig sila, buti pa nagklase na tayo. Ano? Ang subject ko po sa kanila ay Technology and Livelihood Education. Yan ang subject ko sa kanila. At dyan po ay meron ding kunting pahapyaw na topic about Office 365 or about technology or ICT. Kaya nga lang hindi tayo makafocus sa Office 365 dahil unang-una ay kumbaga hindi naman yung nakalagay sa ating kung ano lang yung sinusunod natin, kung ano yung nakalagay sa ating mail. Pero dito ibibigay ko sa inyo totally yung unpacking of DepEd Microsoft 365 account. At itong Microsoft 365 account na ito ay talagang gamit na gamit po natin or magagamit natin. Okay. So, paano ba ito? Kung kayo po ay nakatanggap na ng account sa inyong Microsoft o sa inyong email or coming from DepEd o division, ITO officer, ay maaari na po kayo makapagsimula. So, ano po yung matatanggap ninyo coming from the DepEd ITO or Division ITO Officer? Ang matatanggap po ninyo ay unang-una ang inyong username and password. So, ano po yung username bibigay sa atin? Kung kayo po ay may DepEd account, yun po ang inyong maging username. Ang pagkakaiba lamang po ay meron siyang r5-1.deped.gov.ph. So, yung r5-1, isulat ko po dito.
Sa kung mga pwedeng isulat. Lagay na lang natin sa PPT yan. Okay. So ganito po. Explain ko lang po sa inyo. Yan. Ito pa ang maging itsura ng ating ng ating account. Ang account ko po ay Michael Okay, ito po yung aking DepEd account. Masyado maliit. Yan. Ito po ang aking DepEd account. Yan ha, tandaan po natin yan ha. DepEd account. Okay. So, ano naman ngayon ang itsura ng aking Microsoft 365 account or Office 365 account. Yan. Ang mangyayari dyan ay magkakaroon tayo ng tinatawag na R5-1 period. Ito pagkakaiba ng dalawa. Microsoft DepEd account. Okay. Doon sa mga nakikinig na, share-share nyo na lamang. Kahit hindi nyo kaklase, i-share nyo na lamang sa wall ninyo itong ating discussion para malaman ng iba. Okay. So, Microsoft 365 account, ito po yon. Ano po itong R5-1? Yan. Pag sinabi nating R5-1, ito yung tinatawag nating tenant. Ano kumbaga ito yung subdomain natin. Yung subdomain natin ay ginagamit natin or gagamitin ng DepEd ito enable for the teachers to group according to the region. Kaya nga lang, hindi kaya ng isahang group lang. Kaya meron tayong R5-1, meron tayong R5-2. Sa National Capital Region, meron tayong NCR-1, NCR-2, NCR-3. So, di natin alam kung hanggang ilan siya. Okay. So, hello to Jana May Lasser. So, magandang umaga sa iyo. So, kay Gab Tolentino. Yan. Kay Gab Kaysen Tolentino. Hello po, sir. Hello daw, sabi niya. Okay. So, yung tinatawag nating tenant. Tenant account. Na, yung tenant natin. Okay. So, bawat region meron siya. Region 1, Region 2, Region 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, lahat yan. Kaya meron siyang R5-1. So, sa mga susunod nating discussion, malalaman ninyo what is the use of the tenancy. Ano ang gamit ng tenancy natin? Okay. Ngayon, pupunta na tayo or dadako na tayo sa ating account. Bubuksan ko yung aking Microsoft 365 account. Ayan. Okay. So, ang Microsoft 365 account natin ay matatanggap natin through email. So, depende kung yan ay pinagbigay sa inyo ng inyong division ITO officer. Kung naibigay yan sa inyo, okay. Ano? Kung hindi naman, you can request. Dahil according to the central office, ay nakapagbigay na or na-deploy na sa mga division office yung tinatawag nating inyong account. Sa mga estudyante pala, bago ko makalimutan, ano? Pag mga estudyante, ang kanilang magiging account naman ay ganito ang magiging format. Nalimutan ko. LRN number at r5-1.deped.gov.ph. So, yan po ang kanyang ano. So, kung ano yung LRN number ng isang estudyante, yun ang kanyang magiging account. For example, 112235 kasi school ano namin ito, school ID namin to. Then 1234567 yan. At deped.r5-1deped.gov.ph. So yan sa mga estudyante. Kaya baka magtanong yung mga estudyante ko. Kung may mga question po kayo, pwede po kayong mag-post sa ating chat box. Mag-post na lamang po kayo sa chat box para at least masagot natin ang inyong mga katanungan. Okay. So, ito po yung sa mga estudyante po natin. So, yung kanilang LR number at r5-1.deped.gov
www.ccf.ph. Kanino naman ito makukuha ng mga estudyante? Ang kanilang Microsoft 365 account ay makukuha sa kanilang ICT coordinator. Ulitin ko. Ang account ng DepEd account ng mga estudyante o Microsoft account ng mga estudyante ay makukuha sa kanilang ICT coordinator. So magtanong kayo sa eskwelahan kung sino ang inyong ICT coordinator. Second, kapag wala pa ang mga estudyante, it is responsibility of the ICT coordinator to get the account for the students. So paano 'yon? Ang ICT coordinator ay meron, ang isang school ay meron siyang tinatawag na Office 365 account. Itong Office 365 account na ito ng mga school, doon nakapaloob yung email ng DepEd Central Office ng kanilang username and password para sa kanilang account. Ano? Sa account ng mga estudyante at doon kayo gagawa. Actually, meron na. Ang gagawin nyo na lang ay ibibigay nyo na lamang yung password. Okay. So, ngayon, so okay na siya. Meron tayong LRN number. Ang kulang na lang ay password. Yun ay makukuha natin sa email. So, now, kapag meron na tayong username and password, meron na tayong email, ano ang sunod natin gagawin? Okay. Ito ang sunod natin gagawin. So, kung ang boses ko ay mahina, kung boses ko ay malakas na masyado or tama lang, so, magbigay na lang kayo ng comment sa ating comment box. Wait lang. At meron tayong babaguhin pala. Bakit tinapakin dito? Wait. Okay. Yan. Bago ko na. Ayun. Okay, sorry. So, nakalagay kasi sa una, napakidney. Dapat i-guru ako .net. Okay. So, yan po. Ito na po yung gagawin po natin. Hindi na po natin kailangan pang mag-sign up for the free version of Office. We need to sign in. Dahil ako ay meron ng account, so ilalagay ko rito, nireset na lamang yung account niya, bagong-bago yung account, dasuan.deped.gov.ph. Ayan. And then, pag pinag-next ko siya, ilalagay ko yung password. Doon sa mga bago, ang gagawin po natin ay ilagay po natin yung temporary password. At kapag katapos nating ilagay ang temporary password, i-click natin ang sign in. And then, hihingi siya ng update your password. So, nandito yung current password. Ano yung current password? Ang current password ay yun yung binigay sa atin ng Division ITO natin. Okay? Yun ang binigay ng Division ITO natin. So, lalagay ko rito. And then, lalagay ko yung bago kong password dito. And then, okay. Wait. Okay, sa paglagay ninyo ng password, okay, sa paglagay po ninyo ng password, ang ilalagay nyo lamang ay dapat meron kayong at least one capital letter, and then you have a small letter, you have a number. And if you want, para medyo strong pa ang inyong medyo strong yung inyong tawag yung inyong password, lagyan niyo ninyo siya ng character. So, i-click ko yung sign in kung tatanggapin niya. Okay. So, and then click ko itong yes. Okay, click itong yes. Okay. Wait lang. So, magandang umaga kay Neil Romana. So, good morning. Anjanet Camalia, good morning.
And sabi ni Nel, ay tama lang po, ayos lang po ang boses ninyo. Yan. Ito kaya ayos. Okay. Ayan, diba? Papagubago tayo. Okay, wait. So may nagtatanong dito. Okay. So saan ba natin makukuha ang ating ulitin ko, saan ba natin makukuha ang ating account? Ang makukuha po natin ang account sa Division ITO Officer po natin. Doon po natin makukuha ang ating account. Yan. Next. Wait. Now, since itong account na ito ay matagal ko nang ginagamit, meron na siyang mga laman. No? Kapag wala pa siyang laman, makikita ninyo, ipakita ko na lang yung mga apps. Okay. Makikita ninyo yung mga applications ng ating Office 365. Now, dito siya. So, ito hihimay-himayin po natin ito. So, ibig sabihin yan, after this, meron pa tayong iba pang session. So, uunahin ko lamang po yung mga nakikita po natin sa dashboard ng Microsoft 365. Okay. So, we have the booking. And then we have the calendar. Ang calendar ay ginagamit natin kapag gumagawa tayo ng different appointment. And also we have the class notebook. Ang class notebook pwede natin gamitin sa ating classroom. Ito ay ginagamit na ng aking mga estudyante. Class notebook plus ito ay nasa naka-incorporate na rin ito sa tinatawag nating MS Team. And then we have the DILV. We have the Excel, so very common na ang MS Excel, pero ituturo ko pa rin po yan sa inyo, yung very common na yan. Common nga sa paningin natin, pero hindi natin alam na ito ay meron siyang mga tips and tricks na pwedeng pang maituro sa inyo. So, ito, yan, pinalawa ko siya. So, we have analytics. Ano yung analytics? Okay. Ang analytics ay ginagamit natin para makita natin yung mga performance natin o yung ginagawa natin sa loob ng Microsoft 365. Ano? So yung nakikita natin yan. And we have the people, dito natin ilalagay yung mga contacts natin. We have also the PowerPoint presentation, yan po ay online. Okay. So sir, makakakuha din po ba kami niyan? Neil, check ko dun sa account mo kung meron kanya na, no? Kasi yung iba mong mga kaklase meron na. I think titingnan ko kung meron ka na rin. So mostly sa mga kaklase mo meron na. At lahat naman ito ay binibigay po ng DepEd sa inyo ng libre. Kung wala pa kayo, so we will request this for sa central office para kayo ay magkaroon. Okay. And next we have the stream. Yung stream po natin, ito yung ginagamit natin sa pag-i-stream. Parang YouTube lang din ito. Yung katulad ng ginagamit natin ngayon. Okay. Next, we have whiteboard. Yan, meron tayong whiteboard. Kapag nagpre-present tayo, pwede natin itong gamitin. Okay, kindly share this presentation. I-share natin ito sa mga kasamahan natin, sa mga kaibigan natin para mas dumami pa yung ating listeners dito. Dahil importanteng matuto sila nito, especially yung mga grade 6. Dahil pagdating nila ng grade 7, maaaring gamitin din ito sa kanila ng kanilang mga teachers. And then forms, yan forms. Yung forms na ito ay ginagawa natin ito kapag merong exam, ay pwede natin itong gamitin, itong forms na ito. And then we have also the OneDrive. Ang OneDrive, same lang ito with the Google Drive. Ano? Dito natin nilalagay. Kumbaga, ito yung storage device po natin. Ano po? Yan po ang ating storage device. Okay. So, check ko lang ha. Yan. Question, okay po. Wala pa po yata akong ganyan. So, check natin na Neil, kung ikaw ay meron na. So, kung wala na, don't worry. Ayan. So, okay, and also we have the planner, we have the project, meron tayong Sway. Maganda rin ang Sway, okay?
And then we have the Word, MS Word, ginagamit natin yan parati. Plus notebook, we have the Kaisala. Ang Kaisala, it is just like a Facebook. And then we have the OneNote, Power App, SharePoint, Teams, Yammer. We have the deal list, allow user to create, share, and track data inside list. And then we have the Outlook, and we have the Power Automate, and we have the Staff Notebook, and we have the To-Do List. So, yan po yung ating, ano po natin ngayon. Okay? Yan yung ating, tawag dyan, yun yung feature ng ating Microsoft 365. At kagandahan po nito, meron pa siyang mga third-party application o meron pa siyang ibang mga application. We have the Bansi, kung sino nakakagamit niyan. We have the Flipgrid. Yung mga estudyante ko, pinagamit ko na ng Flipgrid. No? And we have the MS Forms. Okay, nabanggit ko na yan kanina. And also, dito sa ibaba, meron tayong tinatawag na different tips and tricks. Ano? Meron tayong tips and tricks. Okay. So, yan. Anong una natin pag-aaralan ngayon? Itong iba't-ibang application. So, nakita na ninyo iba't-ibang application. Magbubukas tayo ng isang application na pwede nating magamit. But before that nga pala, pakita ko ulit sa inyo, punta tayo sa home. Tayo minsan ay lumalabas, kapag may computer kayo, lumalabas kayo sa inyong bahay, pumupunta kayo sa mga technician para magpa-install ng inyong mga laptop ng Microsoft Office. Dito meron na kayong installer. So saan ninyo makukuha yung installer ng Microsoft Office? So pagpunta ninyo ng home, i-click lang ninyo yung home. Pagpunta ninyo dyan, i-click ninyo yung Install Office. And then nakalagay dito, Office 365 Apps and Other Install Option. Pag pinag-click po ninyo yung Office Application Apps, so lalabas na dito yung ating Download Manager or yung download natin. Magda-download na siya and then start po natin ng download. Okay. Ayan, medyo mahaba-haba yung pag-download niya. Depende kasi sa tinatawag nating bandwidth ng inyong internet ng inyong internet. Now, doon sa mga teachers na nakikinig ngayon, kung meron man ay pwede niyo gamitin ito sa inyong mga laptop and also sa mga cellphone, pwede rin sa mga applications. I-search niyo na lamang ang Office 365 application sa inyong cellphone at makikita niyo na kagad yung different office niya, yung Excel, yung MS Word, and then the PowerPoint. So, pwede nyo siyang i-download. And from your cellphone, pwede nyo lang ma-access ngayon yung inyong file na nasa computer ninyo or nasa cloud. Ano? From the computer, pupunta siya sa cloud, and from the cloud, yun ang pwede mong hugutin sa inyong computer. Yan. O sa inyong device. Okay. So, medyo maikli lang naman itong ating presentation ngayon kasi gagawin ko siyang series para lahat kayo ay matuto. Pakunti-kunti, hindi natin bibiglain. Okay. So, yan. And then, after that, pwede natin siyang i-install. O, i-install na natin siya kapag na-download na natin. Okay. So, now, unahin natin ngayon ang ating presentation using the PowerPoint. Okay. Yan. So, kanina may nag-pop up kasi naka-install na yung aking Office 365 ay hindi ko na pinagtuloy sa pag-install. Baka kasi madistract yung ating discussion. Okay. So, kailangan ko mag-restart yan. Okay. So, ito. Ito naman yung tinatawag nating Microsoft PowerPoint. Offline ito. Nasa computer ko ito. So, para mabuksan ko siya, ito ano. So, click ko yung PowerPoint, yung start button. And then, click ko yung PowerPoint. Okay, John Paul Altar, good morning. Okay, so now,
Dito sa ating PowerPoint, nakikita ninyo dito, kapag nag-click tayo ng new presentation, ito ang kagandahan yan. Kapag meron tayong topic na kailangan nating gawain, kahit hindi na tayo mag-search sa internet, ang PowerPoint mismo ang maghahanap sa atin. I-click ko lang yung quick starter. And then about ang ano natin, about solar system. I-click ko yung search. Magbibigay na siya sa akin ng topic about solar system. Okay, discovery and exploration of the solar system. Okay, pick your starter and then click ko yung next. Okay. So, hanap naman ako ng magandang tawag dito. Hanap ako ng magandang design para sa kanya. Ito na lang, very simple. Simple design. Putting together your quick starting outline. Kaya lang, something went wrong. So, start over tayo. Aha. So, solar system. Bakit kaya? Siguro sa internet connection. Okay. Formation, evolution. So, next. Aha. Here are some slide templates were selected based on the topic. Pick the one you'd like to use starting creating a new your presentation. So, pinag-click na natin siya lahat. I-click ko na yung next. Meron bang teacher na nakikinig sa atin ngayon? Okay. Oh, something went wrong na naman. Solar system. Why? Why oh why? Isang slide lang kunin natin para na. Structure and composition. Yan lang. Kaya saan? Baka masyadong ano tayo? Sana okay na. Okay. So, andito siya. So, nakalagay dito ay here your outline to get started. So, key facts, meron na siyang ano dito. Meron na siyang resources sa anya kinuha yung ating presentation. Kagandahan nito, pinag-search na lang natin siya, so maghahanap na lang tayo ngayon. So, we have the Sun, Dwarf Planet, Pluto, Eris, Ceres, the Makemake. Nakalagay dito, Makemake. Haumea, 4.60 billion years. So we have the planet Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Okay, yan. So dito, makikita na kagad natin siya, yung kanyang, ano. So nandito yung solar system niya. And then nandito yung content, structure and composition. And then nandito yung structure and composition. Look in slide notes before you for topic to consider talking about. Yan. So, meron na rin siyang notes na nakalagay. And then, we have the scale. Okay? Yun ang isa sa kagandahan ng PowerPoint presentation ng Office 365. Okay. Next. Mag-click ulit ako ng new. Okay? Sa blank presentation tayo. For example, maglalagay ako ng topic dito. Planet, solar system. Now, pwede akong mag-design kagad na hindi na ako pupunta pa dito. Yan. Lalagay ko yan dito, 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 dito. We can use the design ideas. Ano ba ang maganda para dyan? So, pwede natin gamitin ito. Ito or ito. Okay. So, bago tayo pumunta sa design ideas, check natin ito. Magdagdag tayo. Insert tayo ng picture. Isa pa sa kagandahan nito, pag nag-insert tayo ng picture, click lang natin yan, online picture tayo. Lagay natin solar system.
And then enter. And we have this one. Yan. Ngayon, pwede siyang magbigay sa atin ng suggestion. Solar system. Pwede natin tanggalin to. Okay. Pwedeng ito or ito. Yan. Solar system. And then, that's the time na tayo ay mag gagawa ng yan. Okay. So, lagyan natin dito science subject. Yan. Diba? So, ano yung una sa solar system natin? Okay. Anong una nakalagay dyan? Dapat ay nakalagay ay Mercury. Okay. Lagyan natin dito. Insert picture na naman tayo. Online. Then, hanapin natin ang Mercury. Then enter. Okay. So, pwede natin gamitin ito. Then, pwede natin lagyan ng Mercury. Yan. Yan. Ah, diba? So, yan yung ginagawa natin para pag mabilisan yung ano natin. Hindi na natin kailangan pa mag-search sa Google. Hindi natin mag-search pa sa ibang search engine, sa Bing. Hindi natin kailangan pa mag-search pa kung saan-saan para lamang makakuha ng picture. Dito lamang sa PowerPoint mismo, kuha na natin kagad ang ating mga pictures. Another feature ng ating PowerPoint ay ito. Pwede tayong gumawa dito or yung tinatawag natin screen recording. Ano? Okay, screen recording natin. Mag-screen recording tayo and then after that ay to. Ang gagawin natin, kung ano yung record natin, punta tayo sa ano, maghanap tayo ng YouTube tayo. YouTube. Yan. Halimbawa yan. Okay, may screen recording tayo ngayon. Using the PowerPoint presentation, lagay tayo ng isang space dito. So, screen recording natin. And then, ito. Yan. Ganyan na tayo. And then, record. Okay. And then after that, pagkatapos nating mag-record, stop natin siya. Yan. Okay. So, yun. Kuha na natin. Asa na yun? Okay, PowerPoint, screen recording, nasa na siya? Andito na siya. And then, i-resize na lang natin siya. At pwede rin natin siyang i-play. Okay. And then after that, pagkatapos nating mag-record, yan. So yun, yung boses ko narinig doon. So, yan yung tinatawag nating okay. Screen record. And then after that, now, kung gusto naman natin ay maghanap tayo ng image. So, mag-insert tayo ng picture, yung screenshot natin.
So, meron tayong mga pwedeng i-screenshot dito. Ang gagawin lang natin, may mga nakabukas tayong window, i-click lang natin ito. Pag-click natin dito, automatic pupunta na siya dito. Diba? Ganun kabilis ang ano natin. Hindi na kayo magpi-print screen, and then paste. Hindi na. So, ang gagawin nyo na lamang ay insert screenshot. Yan yun ilan lang sa feature ng PowerPoint. Sa mga susunod na araw, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng animation sa PowerPoint. Okay, next. So, it's 10:42. Anthony Mia Cruz. Una dito si Anthony. So, good morning sa iyo, Anthony. And sa mga estudyante ko na patuloy na nakikinig ngayon, magandang umaga sa inyo. So, medyo maganda itong topic natin dahil hihimay-himayin natin yung Microsoft 365 na binigay na account sa inyo. Habang kayo ay naka-modified enhanced community quarantine nandiyan sa bahay, reminder, bawal lumabas ng bahay dahil kayo ay huhuli ng pulis. Pag kayo ay nahuli ng pulis, ang mananagot dyan ay inyong mga magulang. Okay. Now, let us proceed to the next feature. Andito na siya, ng PowerPoint. Online feature ito. Sunod kong ibibigay sa inyo ay yung offline feature ito. Kumbaga nandito lang ito sa aking desktop. Sunod na ibibigay ko sa inyo naman yung nasa loob ng ng online, ano, yung online na PowerPoint. Now, para ma-save natin ito sa online, ang gagawin lang natin is save natin siya, save. And then hanapin natin dito ito, OneDrive. Michael Mutuya R5-1. So, lagay ko na rito yung password niya. Maghihingi siya ng password sa akin. Oh, wait. Okay, sorry, we couldn't open. Okay. So, check natin, ha. Okay, unable to share this one. Bakit ayaw mag-save? Ah, dito na siya. Naka OneDrive na pala siya ng DepEd. Okay. So, presentation. And then, click natin yung save. Check natin. Sana okay na. Oh, bakit ayaw? Okay, check ko lang, ha. Dito siya. Sign in. Pero naka-sign in na siya, eh. Sorry, we couldn't open R5. Personal. Okay, bakit di siya ma-open? Your online service credential. Ah, expire? Click the back arrow. Nag-expire daw. Bakit nag-expire ang aking credential? Wait, ha. Sign out ko muna siya. And then, sign in ako ulit. Okay.
Okay, nasaan na tayo? Sign in with different user. Bakit tayo pumasok? Sign out ko lang lahat ng aking account. Yan. Okay, sign in. Pag hindi pumasok, i-leave muna natin ito. Titingnan ko kung anong solution doon. So, next meeting ay ibibigay ko sa inyo ang reason kung bakit hindi siya pumasok. Okay? Kailangan ko yata mag-restart ng PC, so hindi ko na ito gagawin. Okay. So, i-ano ko na muna itong account natin. Ano? So, ipe-pending ko yung pag-sign in natin or pag-save natin sa ating drive. Dahil ang nakalagay doon sa aking... sa aking data ay naka, kumbaga, expired na yung aking license. But anyway, not the license, kumbaga, expired na yung aking account dito sa, ano, check natin. Okay. So, next is, dito tayo sa PowerPoint Online. Okay. So, new presentation. Okay. So, kung wala kayong PowerPoint sa inyong mga ano, sa inyong mga laptop, sa inyong mga cellphone, pwede niyong gamitin ng online. So, pwede kayong makapag-create ng sarili niyong presentation. At ito ay naka-automatic na save na. So, ilalagay lang natin password sample. And then automatic na magse-save na siya. So, gawa tayo ng hanap tayo tulad din ng dati. Yan. Okay. Itong type na to. Okay. So, meron na tayong format ngayon. Meron na tayong design ngayon. Okay. Same din siya. Meron din siyang design idea. Yan. Okay. Ang ganda nito. Yan. Snow. Yan. And then we can share. Pwede tayo mag-present dito. Okay. So, next, titingnan natin kung bukas, same time, ay makapagagawa tayo. Ang gagawin ko pong mamaya, or next, ano ko po dito sa MS PowerPoint, ay yung coaching, kung paano mag-present, paano mag-present. Sa slideshow presentation kasi, meron siyang tinatawag ditong present live, at meron siyang rehearse with coach. So, ibig sabihin ng rehearse with coach na ito, malalaman dito kung kayo ay marunong kung paano, kung ilang seconds o seconds ang mga words mo. Words per seconds, ang ganyan. Ano? And then we have the animation. We have the transition design. So yan, iisa-isay natin yan. Para sa mga estudyante, lalong-lalo na dahil kapag sila ay gumagawa ng kanilang mga report. Ano? So if you have any question, ay mag-ano lang kayo. Just sa post sa ating chat box. Okay?
So, eksakto po, alas 11 ng tanghali ay talagang inaano ko lang po isa-isang oras po itong ating session para at least maintindihan po natin pa konti-konti yung ating PowerPoint, ay yung ating Microsoft 365. And then ngayon, nasa PowerPoint na tayo, binigay ko sa inyo yung ibang feature ng PowerPoint. Mga pahapyaw lang din po, binibigay ko po sa inyo pagdating sa mga feature niya, dahil hindi naman lahat ay kaya nating ibigay, hindi naman lahat ay pwedeng ibigay rin sa inyo, yung kakailanganin lang po ninyo, yun at yung kakailanganin ng bawat isa sa atin. So, yun lamang po at maraming salamat at hopefully ay may natutunan po kayo. Comment na lamang po sa box. Doon sa mga hindi nakapanood, ay pwede naman po itong i-review. Pwede naman itong kumbaga, pwede nyo naman itong panoorin ulit para at least kayo ay matuto sa inyong mga, sa ibinigay na binigay o sa ibinigay na account sa inyo ng DepEd. Kasi sayang po kung hindi po natin gagamitin. Yan ay kumbaga, binayaran ng DepEd. Yan ay binigay sa atin ng DepEd ng libre. Gamitin din po natin dahil libre naman po ito. Kapag tayo po ay nagpapa-install sa labas ng Microsoft 365, gumagastos po tayo ng malaki. Pero ito po, binigay na po sa atin ng DepEd na libre. Napakaswerte po ng nasa DepEd dahil kayo po ay nabigyan ng nasabing account. So, yun lamang po at maraming salamat. Hopefully ay sumubaybay ulit kayo sa susunod po nating pagtalakay sa mga susunod na araw. So, thank you very much and happy lunchtime po sa inyong lahat.